Welcome again, mga ka-Republic One! At kami ay nagbabalik para uli sa munting baliktanaw regarding sa ating feature vehicle, ang Toyota Tamaraw FX. At ano nga ba? O may nakakalam ba ng ibig sabihin ng FX sa Tamaraw FX ng Toyota? Pag narinig nyo ang katagang FX, ay maaalala nyo ang panahon dati. Kahit search nyo pa! Ang FX ay isang uri o mode of transportation na dati ang tawag ay UV Express. Sila ay sari-sari, halo-halo at iba't ibang klase. Merong FX na meter taxi, GT o Garage Transpo Express, at ang pinakasikat na point-to-point ang UV Express. Balikan natin ang history ng Toyota Tamaraw FX. Ang Tamaraw FX ay third generation ng Kijang. Tama po ang narinig nyo. Toyota Kijang ang tawag sa kanya dati sa buong Southeast Asia, mainly in Taiwan and India. Ito ay unang binigyan ng malaking pakilala sa Indonesia ng taong 1977 at agad-agad ay naging pinakasikat na sasakyan ng mga panahon niya sa nasabing lugar. Kaparehong Kijang ng Toyota ay pinakilala rin ngunit mas nauna sa Pilipinas ng taong 1976 buwan ng December sa pangalang Toyota Tamaraw. Ang salitang Kijang sa India at Malaysia ay isang uri ng hayop kung tawagin ay Indian Muntjac o Kijang. Siya ay tinatawag ding Southern Red Muntjac o Barking Deer. Ito ay native sa Southeast Asia at isa siya sa pinakamaliit na deer sa buong mundo, gaya din ng Tamaraw o Bubalos mindoroensis. Siya naman ay isang dwarf buffalo ng Mindoro. Siya ay endemic na sa island ng Mindoro dito sa Pilipinas. Ang mga kakaibang hayop na ito ang siyang ginamit na term ng Toyota. Ang Kijang at Tamaraw, dahil sa ang kanilang katangian, pareho silang maliit o dwarf at pareho rin silang mabilis tumakbo. Ang Toyota Kijang o Toyota Tamaraw kasi ay series ng maliit na pickup trucks o high-side pickup na multi-purpose and light commercial vehicle sa kapanahunan niya. Siya ay inilabas una ng dating Delta Motors taong 1976 na may 3K gasoline engine. Ito ay 1.2 liters at 55 horsepower at nasundan ng Toyota L engine. Ang L engine family ay inline 4-cylinder diesel engine na minanufacture ng Toyota simula ng October 1977. Ito ang unang diesel engine na gumamit ng rubber timing belt at may SOHC head. Ang L engine family ay still in production hanggang August ng 2020. Ang mga naunang Tamaraw ay may inilabas ding side shift low speed transmission at may high speed din. Sa mga hindi pamilyar sa side shift transmission, ito ay higit pa sa low speed. Makikita nyo ang kanyang transmission housing na nasa gilid. Nakalabas ang kambyada imbes na sa ibabaw. Ang ganitong uri ng low-speed tranny ay subok na sa mabibigat na kargahan at ahunan, maging gasoline o diesel engine ng Toyota Tamaraw. Sa taong 1991 ay na-introduce na ang third generation ng Toyota Tamaraw at may katagang FX SHPUR o High Side Pickup with Roof at sumunod na ang sikat na sikat na Tamaraw FX Wagon. At sa mga panahong ito ay may 5K at 7K gasoline engine siya at ang 2.0, 2C at 2C turbo diesel engine.
Lahat na sila ay 5-speed manual transmission. Ito ay inilabas ng tatlong variant, ang Tamaro FX Standard, ang Deluxe, at ang GL. Ang Standard ay buo ang upuan sa harap at walang stepboard. Samantalang ang Deluxe ay hati na ang upuan sa harap at tigi-tigis ang stepboard bawat pinto. Ang GL naman ay putol na din ang upuan sa harap at may mahabang stepboard, magkabilang panig ng sasakyan at power steering na ito. Magkaiba ang body decals ng FX na gas at FX na diesel. Ganito ang sa diesel at ganito sa gasoline engine. At hindi din masyado nagtagal ay nag-evolve na ito. Inalabas na ang 4th generation nito, ang Toyota Tamaraw Revo. Ngayon, ating alamin ang ibig sabihin ng katagang FX. Ang daglat na FX ay hango sa salitang FX. Hindi isiniwalat ng Toyota ang mismong ibig sabihin ng FX nila. Kaya, bibigyan ko kayo ng tatlong pamimilian. Una na nga ang salitang FX. Para sa pag-travel ay dala nyo ang inyong personal FX sa FX. Ikalawa ay Factory X Activity o Factory Experimental Activity on Automotive. At ang ikatlo, ito ang magugustuhan nyo. Fuji Xerox. Kayo na ang humusga. Maraming salamat at sana ay kahit konti may naibahagi kami sa inyong kaalaman regarding sa Toyota Tamaro FX at history nito. Maraming salamat at huwag niyo kalimutan mga ka-Republic, mag-like, share, comment at higit sa lahat, mag-subscribe! Thank you, Republic One! Special thanks sa R-Rescue. Please like and follow ang R-Rescue group. Sila ay grupo na nagsashelter ng mga homeless cats and dogs. Let us help our rescue group. Kahit ang piso, 5 piso, 10 piso, mahalagang bagay sa kanila. Also to the amazing agent and Tulak TV. See you soon mga ka-Republic! Here we go.